Kamusta mga kaibigan? John Vince Regachuelo nga po ulit sa inyong harapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi dapat gawin para tumagal sa trabaho. Ito mga sasabihin ko ngayon sa video na ito. Hindi lang yun yung malalaman nyo. Pagkatapos mo panoorin itong video na ito, marami ka pang matututunan, marami ka pang malalaman base sa experience mo habang tumatagal ka sa trabaho. Kaya ganito yung content natin sa video na ito, ay para ma-share sa inyo na ang trabaho ay napaka-importante talaga. Isa pa, para magkaroon din tayo ng knowledge, ng kaalaman, para hindi tayo alis ng alis, para hindi tayo resign ng resign, para tumagal tayo sa trabaho natin. At gusto ko na maiwasan yung isipin na ang trabaho ang pinaka-toxic na mararanasan natin sa buong buhay natin. Okay, simulan na natin. Mga bagay na hindi dapat gawin para tumagal sa trabaho. Una, wag niyong papansinin yung gawain ng iba. Wag niyong papansinin yung trabaho ng iba. Kasi kung tayo, nahihirapan din naman sila. Kung nakikita natin na paisi-isi lang sila sa ginagawa nila, paisi-isi lang sila sa trabaho nila, hindi yun totoo. Kasi as long as na nandun tayo sa loob ng trabaho, lahat tayo nahihirapan. Kasi kapag inisip natin na paisi-isi lang yung iba, halos walang ginagawa, isa yun sa mga dahilan para hindi tayo tumagal sa trabaho natin, para mahirapan tayo. At isa rin yun sa mga dahilan kung bakit maraming magkakasama sa trabaho na hindi nagkakasundo. Kasi lahat naman tayo na nagtatrabaho, may kanya-kanya tayong diskarte para mapadali yung trabaho natin. Kung ikaw, nahihirapan ka sa mga ginagawa mo, kailangan mo lang mag-isip ng mga bagay para mas mapadali yung trabaho mo kesa pansinin mo yung gawain ng ibang tao. Pangalawa, wag mong ipapasa yung trabaho mo sa iba. Kapag pinapasa natin yung trabaho natin sa ibang tao, gawain yun ng mga tamad. Yun yung mga taong gusto lang nilang magkaroon ng trabaho para sumahod lang, para kumita. Hindi sila yung kagaya ng mga tao na gusto talagang gawin yung trabaho nila. Kaya sa halip na ipasa mo yung trabaho mo sa iba, kung ano yung trabahong ibinigay sa'yo, gawin mo. Pwede naman nating ipasa yung trabaho natin sa iba eh, kung talagang hindi natin kakayanin. Pero dapat, kailangan muna natin kausapin yung taong pagpapasahan natin ang trabaho natin. Kesa naman sasabihin natin sa mga superior natin na, hindi ko kaya yung ganyang trabaho eh. Kaya kung maaari, ipasa mo na lang kay ganito, kay ganyan, ibigay mo na lang sa kanila. Kapag ganun ang ginawa natin sa trabaho natin, mas lalong hindi tayo magtatagal, mas lalo tayong mahihirapan. Ulitin ko, kung gusto mong ipasa yung trabaho mo sa iba, kailangan mo munang kausapin yung taong yun, kung papayag siya o hindi. Kasi kung professional naman kayong lahat, papayag naman yan eh. Basta ipaintindi mo lang sa kanya yung mga dahilan mo, kung valid talaga. Pangatlong bagay, huwag mong sisiraan yung mga katrabaho mo. Sabi ng iba, kapag totoo naman yung sinasabi nila tungkol sa pagkakamali ng ibang tao, hindi nila sinisiraan yun kasi totoo naman. Para sa akin, hindi. Once na yung pagkakamali ng ibang tao, ikinuwento mo sa iba na may halong panghuhusga, paninira na rin yun. Lalong-lalo na kung hindi naman totoo. Gusto mo lang sirain siya. Hindi naman totoo na ginawa niyo yung pagkakamali na yun, tapos ikinukwento mo sa iba. Lalong maiko-consider na paninira talaga yun. Kaya sa halip na siraan natin yung ibang tao, pwede nating siyang i-approach at iparating sa kanya na hindi tama yung ginagawa niya in a nice way. Kesa naman idiretso nyo kagad sa superior nyo. Pwedeng idiretso nyo na kagad sa superior nyo kung pinagsasabihan nyo siya ng paulit-ulit, paulit-ulit na lang, pero hindi pa rin siya nakikinig. Patuloy niya pa rin ginagawa yung mga bagay na hindi tama, mga bagay na hindi makakatulong sa trabaho nyo. Pang-apat naman, wag tayong maging pabida o sip-sip. Tandaan nyo, yung boss nyo, yung superior nyo, hindi sila istro para sip-sipan mo. Kaya sa halip na sumipsip ka, huwag kang maging pabida, huwag kang maging sip-sip. Makisama ka lang ng maayos sa kanila, sapat na yun. Kasi bilang tao na nagtatrabaho, alam dapat natin yung limitation natin. Hindi dapat natin isipin na kapantay yung mga boss natin. Kasi may mga disadvantage yan eh. May mga negative na pwede natin makuha dyan. Pwedeng iniisip nila na pabida ka, kayang-kaya mong gawin lahat ng trabaho, ikaw yung tao na pinaka-pinagkakatiwalaan, lahat ng trabaho sa'yo ipapasa, sa'yo iaasa yan. So yun, huwag tayo maging pabida, huwag tayo maging sip-sip sa boss.
Gawin lang natin yung trabaho natin. Makisama lang tayo ng maayos sa kanila. Alam dapat natin yung mga limitation natin bilang tao na nagtatrabaho. Panglimang bagay naman, huwag na huwag tayong maging plastic sa mga katrabaho. Minsan sa trabaho natin, hindi talaga natin maiiwasan na meron tayong tao na hindi magugustuhan. Meron tayong tao na hindi gusto. Masama yung loob natin sa kanila. Dumadating din sa punto minsan na meron tayong gustong makuha dun sa taong yun. Kaso nga lang, yung taong yun, hindi natin gusto. Kinaiinisin natin. Kaya ang ginagawa natin, pinapakita natin sa kanya na maayos tayo makisama. Pinapakita natin sa kanya na kaibigan nila tayo. So para sa akin, mali yung ganun. Para sa akin kasi, para maiwasan yung kaplastikan, sabihin natin sa kanila in a nice way. I-approach natin sila kung ano ba yung dahilan kung bakit hindi natin sila gusto. Kasi hindi naman tayo maiinis kung wala silang ginawang mali sa atin, di ba? Kaya ang dapat gawin para maiwasan yung kaplastikan ay i-approach natin sila, kumprontahin natin sila, sabihin natin kung ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo galit sa kanila, kung bakit meron tayong sama ng loob. Para naman lahat tayo magkakaintindihan talaga. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, dahil lahat naman kayo mga professional, magkakaintindihan kayo. Sunod. Para sa'yo, importante ang trabaho, di ba? Importante na meron kang trabaho. Kaya huwag mong iisipin na toxic yung trabaho mo. Kasi kapag lagi mong iniisip na toxic yung trabaho mo, ang naisip mo lang palagi, gusto mo nang umalis, gusto mo nang mag-resign. Kaya sa halip na isipin mo na toxic magtrabaho, ang isipin mo, masarap magtrabaho. Masarap kasi kumikita ka. Masarap kasi sumasahod ka. Isipin din natin na kung mahirap magtrabaho, mas mahirap kung maging tambay. Mas mahirap maging tambay, yung tipong naghihintay ka na lang kung kailan babagsak yung swerte. Naghihintay ka na lang kung kailan darating yung blessing, di ba? Isa pa, malaki ang chance na umasa ka na lang sa ibang tao kasi tambay ka eh. Kaya sa halip na isipin mo na toxic yung trabaho mo, isipin mo na masarap magtrabaho. So yun lang naman mga kaibigan para sa video na ito. Sana nakatulong ako sa inyo at meron kayong natutunan, nalaman na kahit konti lang. Muli dyan, Vince Regachuelo nga po ulit sa inyong harapan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag mong kalimutan na mag-like. At kung ikaw naman ay hindi pa nakasubscribe, syempre, ano pang inihintay natin, di ba? Subscribe mo na. At i-hit ang notification bell para kapag nag-upload pa ako ng iba't ibang video, updated ka. At may posibilidad na ikaw ang unang makapanood. Kasi sa channel na ito, nag-upload ako ng work tips, relationship tips, mga ganun-ganun. So yun lang naman mga kaibigan. Bye for now!